sabi ko, guys, kakain na nga lang ako. Pa-exam pa. Gutom na nga eh. Pa-exam yung gutom pa. Pa-exam. Ano niyo pa yung brains namin. Hey guys, it's Anne. Welcome back to my YouTube channel and for today's video. Sasama ko kayo sa lahat ng kakainan namin sa Japan. Currently ngayon, nasa Osaka kami. Ayan si Kuya. Dito kami kakain sa Yoshinoya. Ito din yung unang kinainan namin last time na nag-Japan ako. Dali natin sila dito. Very affordable lang. Say hi, my siblings. Hello, siblings. Ayan, siblings. Okay guys, so ito yung in-order ko. Hindi ko nababasa kung ano, pero feeling ko beef gyudon yun. Rice bowl na siya. Last time, ito pala yung in-order ko. Sarap. Nagsa namin lahat, so thumbs up dito sa Yoshinoya. It's a must. Affordable talaga, di ba, atin niya? Affordable. Ayan, so guys, solve kami. Let's go to Dotonbori. May mga stores doon na pwede natin i-check. P-check! Alright guys, nakahanap kami ng Dippin' Dots. Sobrang tagal na namin ito hinanap. Kasi sa Philippines, wala nang ganyan. Ito na yung chance para bumili tayo. 400 yen siya ang isa. Yun. Sobrang na-miss ko to. Dito lang pala sa Japan ako ulit na katikim. Ah, kamasap. Alright guys, so let's start. Try natin everything. Sure kayo ako cool. Let's show you. Pero may wasabi yung so I don't know what's this. Wasabi. Yung nasa top niya, smoked fish. Ito walang wasabi. Haha. Nakikita ko na yung wasabi. Okay guys, let's try this. Ito guys, medyo kakaiba. Medyo sweet siya. Okay guys, next ko is grilled sea eel. So, pag ganito yung color ng plate, 143. Pag itong black, black ba ito blue? 171. Iba-iba pala guys, akala ko sa brand. Pero okay lang, affordable naman siya. Mapapakain kayo ng sobrang dami dito sa Japan. Kasi nakakapagod maglakad. Okay? Okay na ako, busog na ako. So, it's our day 2 here in Osaka, Japan. Nandito kami ngayon sa Universal Studios. So, ano bang gagawin natin? Siyempre, mag-food trip ulit tayo here. So, in-order ko is ito. Share cam ni Ate Ninya. Tapos, nag-order ako ng butterbeer. Mas okay mag-order dito ng butterbeer kasi masyado mahaba yung pizza. So, yung corn niya, para siyang broomstick. Nice. Halos same-same lang kami ng order. So, yung in-order ko is yung normal butterbeer. Then, yung in-order nila is yung frozen. Sarap! And guys, first time ko itatry yan. So, let's see my reaction. What's in this thing? Shut up. Like yung frozen, timili siya. Sarap din, pero mas gusto ko yung akin. Kuya, masarap? Sarap. Si Ate Ninya naghimay na. Yes! Kain lang kami ng sobrang bilis lang. Pupunta kayo dito sa Universal, pwede niya itry itong mga in-order namin. Worth it naman siya. So, second time ko na pumunta dito sa Universal Studios. Parang ngayon ko palang na-try itong deep roasting. Kung gusto niyong heavy, pwede to. Napansin ko na yung meat niya is hindi dry. Very good. Sure na sure ako, pag pupunta kayo ng Universal Studios, gusto niya itry itong butter beer. Sa mga hindi fan ng matatamis, baka hindi niyo magustuhan. Feeling ko kasi parang hindi siya okay i-pair sa ano, sa food. Para lang may idea kayo guys, bago kayo bumili. Kasi 700 yen to eh. Kano din yun? Kakatapos lang namin sa Universal Studios. Ngayon pa lang kami magde-dinner. Kasi super sinulit namin yung rides. Ang bukas na lang na malapit sa amin is Yoshinoya. Ito yung go-to place namin yun. Para siyang McDonald's. Ito na yung order ko. Beef pa rin siya, pero hindi siya gyudon. I don't know what's this. Yung miso soup ko, na-upgrade ko siya sa clams. Tapos, salad and rice.
galing ako sa Family Mart. I mean kami, bumili kami ng snacks. Siya na nag-ice cream na naman. And then ako, bumili ako ng coffee. Cafe latte for only 179 yen. Dollar 22, tapos magkakape ako. Can I try the coffee? Okay. One more time. Okay, masyado. Hey guys, good morning. Another Family Mart na naman tayo. This is our day 3. Since late na kami nagising, hindi na kami nakapag-breakfast. Ito yung in-order ko. Yakitori. Itong normal, yung walang leeks, is 119. Kasi yung isa, 126. So, that's right. Good trip din sa'yo dun, no? Ayun natin, yung may leeks. Charap sana ito sa rice. Charap, diba? Pero mas masarap yung Japanese restaurant na yakitori. So guys, nandito kami ngayon sa Kyoto. And first stop namin is syempre ice cream. So syempre magmamatcha tayo. Arigato gozaimasu! Charap talaga. For only 300. So, nag-order kami. Kyoto style fried chicken. Yan. Parang sarap guys eh. Kaya nadali tayo. For only 550 yen. Init-init pa. What you want to do? Here's something to do. Sauce. No sauce. Guys, sobrang juicy nung chicken. Para talaga siyang chicken karagel. Karage. Chicken karage, pero hindi. Pwede siyang pang-ulam talaga. Ang galing nga eh. Sino makakaisip yung chicken, lalagay yung stick, diba? So, dito kami ngayon sa 7-Eleven. Ang business ko yun ang gyoza. Let's try it. Look. Let's try it. Gusto niya pa? Bitin na. Well, kakain tayo. Sarap. Pero parang mas masarap siya pag freshly cooked, no? Not bad sa convenience store. Pwede niyo i-try guys, 7-Eleven. Let's go. Yung 7-Eleven vlog, Japan edition. Last time sa Thailand, diba? Okay guys, so dito na kami sa Ichiran. Dito kami magda-dinner. Sorry sa buho ko, ako naman talaga yan. Ito siguro yung pinakamais na meal namin for today. Let's try the famous Ichiran. Kung masarap pa talaga, let's judge it. So guys, I forgot sabihin na yung ramen na in-order ko is 980 yen. Pero meron sila doon meal 1,000 plus. So ito siya sa loob. Okay guys, so ito na yun. Sana masarap, i-judge natin. Kain muna natin yung soup. Kain naman natin yung noodles. Extra firm to guys. Naiyak ako sa inyo. Pero guys, masarap. Very rich yung flavor niya kahit medium lang yung pinili ko. Masashare ko sa inyo na first time ko makaubos ng ramen. May proof ako kasi kahit yung mga local dito, like yung mga Japanese dito, pumipila pa rin talaga sila para lang makakain dito sa Ichiran. Wala na yan. Kumusta guys? Sarap. 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 Nag-try ko spicy. Wow, first time. Dito na kami sa hotel. Hindi ko in-expect nakakain dito. So another food trip. So nilibre kami ni Kuya ng McDonald's. And ang order ko is Chaka Chicken. Ayan no? Link ko is slash mango. Sige, tingnan mo. Ayoko talaga no, yung hindi totoong mangga. Parang masarap to sa ano, burger. Kaya natin fries. Feeling ko kulang lang siya sauce. Pero okay lang. Saks lang. Hey guys, so nandito kami sa Ai Cafe. Guys, very aesthetic yung place. Malapit lang to sa hotel namin. This is our last day. So, magta-try na ako ng mga coffee dito. Sorry sa hair ko kasi talagang tumataas. Hindi ko alam kung bakit. Guys, parang siyang Americano na may milk, pero sobrang solid. I like it. Try natin with the syrup. Ang hirap ng kainin, parang ayoko mabasagin. I'm
ko na kung bakit bitter sweet. Kasi yung tiramisu nila may cocoa. And then espresso na Americano is bitter din. Ipapatry ko sa kanila yung famous 10 yen, which is this one. Natry ko na eh, kayo na lang sana magustuhan nila. 500 yen. So guys, swerte sila kasi wala masyadong pila ngayon. Pero usually madaming pila to eh. Wala pa, wala pa. Unang kagat, tinapay agad. It's good. Will you recommend it? No. No, why? I feel like you could make pancakes and just put cheese in it. But it's good. Dito kami ulit sa Dotonbori. Naghahanap kami ng makakainan. Okay guys, may nahanap na kami nakainan. Actually, na-try ko na to last time na nagpunta ako sa Japan. Pero gusto ko i-try nila ni Anna. Mitsuri. Sa taas siya ng Family Mart dito sa Dotonbori. Since this is our last day here in Osaka, di-dinner kami ng masarap. So magbe-beef kami. I love beef. Let's go. Para hindi tayo mahirapan, kailangan palitan natin yung language. Very tourist-friendly sila dito. So tapos na kami mag-order. May gusto ko ipakita sa inyo. Yung total bill namin is 8,400 yen. Meron na silang magdi-divide para sa tatlong tao. Ito yung order namin, set. So it's called sampo. Full set. Siguro ito iba-ibang klase ng beef nila. It's cooking time. Let's go. I want some kimchi. Sobrang ano no, lambot? Oh my god. I swear, sobrang lambot and sobrang sarap, sobrang juicy and everything. Perfect. And guys, makita na ako paano mag-vlog. Sarap. Fourth meat na namin pero busog na kami. Pero si Niel, nag-extra rice pa. Sulit yung 8,000 yen, nakakabusog siya. Guys, sobrang ganda ng ambience dito. Mag-feel mo talaga na nasa Japan ka. Feeling ko medyo hidden gem siya kasi tago, diba? Tapos nasa taas pa. Maganda kasi yung daming Polaroids. Arigato gozaimasu! Ano ang gulo ng buko na yun? Iinsok sa buko. Ako lang ba ako naiinsok? Yum. One, two, three. Ito na everyday. Ayoko na nga, bye. Ay! Galing! Ano? Ay! Hi! Ay! Ay! Diba kumailo sila? Ay! 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 Ay!